Ay, magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, pag-uusapan natin yung ano ang mangyayari, no? O ano ang epekto kapag manatiling mataas ang tax sa mga empleyado sa ilalim ni BBM, no? Yan ang ating pag-uusapan. Pagkatapos ng ating maiksing mga pasakalye, no? Pero doon sa mga gusto ng direct to the point ang mangyayari niyan, syempre doon sa mga affected yung kumikita ng 20,833 pataas, in excess of that, instead na 15% magiging 20% pa rin ang tax ninyo, no? Tapos ang mga tax rates niyan matataas, so ang epekto niyan doon sa mga kumikita lagpas sa 20,833 per month, higher tax pa rin instead na meron na sana tayong lower tax, no, under sa train law. At doon naman sa mga hindi apektado, sa mga hindi umabot yung sweldo sa ganun, walang problema kasi you will remain tax free, no? Pero kung ikaw ay may mga konting negosyo na at the same time empleyado ka, apektado ka rin, ano? Dahil ang negosyo mo matatax at a higher rate na. Kasi yan naman ang new tax rate daw na yan, proposal pa lang naman. Pinopropose nila doon kay BBM na wag ibaba yung personal tax income tax no, under sa train law. Okay, saan ang galing yung ating sinasabi na may proposal to keep the income tax rate at a higher level, no? And to ang ano nga nila diyan na parang magkaroon ng suspension, no? Suspension ng or deferment, no? Magkakaroon ng 3-year deferment doon sa personal income tax sa train law. Kasi pag sinabi mong deferment, ibig sabihin wag mo nang ipairal ang mas mababang tax rate na nakalagay sa train law. Kasi ang train law kasi dapat itong parating na 2023, mas mababa na ang tax ng nating mga manggagawa, no? From 20% in excess of certain income, magiging 15% na lang dapat in 2023. Yun nga lang, ang sinasabi nga nitong mga reports na basa naman siguro ninyo sa dyaryo na iminungkahi, no, na nila kay BBM na panatilihing nasa 20% ang tax na sa lower bracket nitong mga empleyado natin, no, yung personal income tax. When we say personal income tax, although I'm saying na empleyado kasi ito yung ating discussion dito, it's focused on employees, no? And employers, yan ang ating, ito kadalasan kasi ang ating sakop ng ating mga pinag-uusapan dito. Although sa personal income tax, it applies not only doon sa mga merong employment relationship, it applies also to individuals earning income like sa kanilang negosyo kasi scheduler yan, eh. Pag sinabi mo scheduler, meron niyang parang taripa, di ba? Sa ganitong income, 250K pataas, any excess 20%. Sa ganitong income, ganyan, merong mga level-level, di ba? May mga level-level yan. So, yung existing kasi natin, halimbawa, yung kumikita ng 250,000 a year,
but not over 400,000 ang tax ninyo ay 20% sa halagang lumagpas sa 250,000. Diba? Kung halimbawa 100,000 ang sobra, ibig sabihin naging 350,000 ang kita mo sa loob ng isang taon, ang 100,000 doon itatax at 20%. So ang tax mo sa 100,000 ay 20,000, 'di ba? Under 'yan sa tax table ng 2018 up to 2022. Ngayon, sinasabi niya kapag 'yan ay naging 2023 na, ibinaba 'yan to 15%. So 15,000 lang ang dapat babayaran, makatipid sana ng 5,000. Pero ang sinasabi nga dito, minumungkahi ng nila kay BBM na panatilihing mataas ito at 20%, wag sa 15%. Now, itong taripa na to na pinakita natin, na sinasabi natin, applicable yan sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga tao na kumikita sa ganung range, ano? Manggagawa na gano'n ng range ng income. Kasi siyempre, alam naman natin na kapag minimum wage earner ka, hindi ka naman sakop niyan. Pero ang sinasabi natin, doon sa mga sobra ang kita dyan. Halimbawa, ikaw minimum wage earner ka nga, pero may mga natatanggap kang ibang kita, may allowance ka, itatamaan ka rin yan. Okay. So, although siyempre, wala pang final yan. Ang sa atin lang, parang heads up. Para tayo naman nakapaghanda kung ano man ang magiging direksyon itong ating bagong administrasyon, dahil siyempre ito may kinalaman ito sa ating pamumuhay, pera to no, sa ating kinikita, na alam naman nating napaka-importante, napakahalaga para sa ating mga pamilya, no. So ang ano ba yung sinasabing deferment of reduction in rates, no? Kasi ang sistema, ang train law na ipinasa nila dati, dalawa ang grupo ng mga rates niyan. Ibig sabihin, dalawa ang taripa. Taripa mula 2018 up to 2022. At ang taripa na 2023 onwards. No? So, doon sa taripa na 2018-2022, nakalagay doon sa pinakamababa, ang kumikita ng hindi lalagpas sa 250,000 sa isang taon, wala namang tax. Diyan pumapasok ang mga minimum wage earners. So sinabi na rin naman natin sa ating ibang video dito na yung mga minimum wage earners, no, hindi rin yan taxable sa kanilang holiday pay, overtime pay, night shift differential, and hazard pay, no. Pero kung tumatanggap kayo ng allowance ng ibang bagay maliban doon sa binanggit ko na holiday pay, overtime, night shift differential, hazard pay, taxable na yon. Kasi hindi na siya magiging exempted, no? Ang yung minimum wage lang naman ang exempted dito, tsaka yung sinasabi ko kanina na mga iba pang items of income ninyo. Okay? So, dito nakapaloob not over 250,000 pesos, zero ang tax rate niyan. Kapag kumita na ang isang tao ng 250,000 pero hindi lalagpas sa 400,000, 20% ang tax niyan sa kinita mong lumagpas sa 250,000. So ang sinasabi natin kanina, example natin, ang over mo sa 250 ay 100,000 or total income mo 350, ang 100,000 lang itatax dito. At ang tax niyan sa 2022 na taripa ay 20%. Okay, so ibig sabihin sa 100,000, 20,000. Okay. Ang kumikita ng 400k a year pero hindi lalagpas sa 800k, 30,000
ang tax niya plus 25%, no, ng halagang lumagpas, anong kinita na lumagpas sa 400,000. So on and so forth. So kung titingnan mo yung rate sa 2018 to 2022, mula sa pinakamababa, babanggitin ko, hanggang sa pinakamataas, okay, 20%, 25%, 30%, 32%, 35%. Iyan ang sa taripa ng 2018 to 2022. Oh, ano naman yung sinasabi natin na taripa ng 2023? So, sinabi natin, sa 2023 kasi, bumaba yung mga taripa niyan, yung rates niyan. Okay? Yung kanina, yung 20%, magiging 15%. Yung 25%, magiging 20%. Yung 30%, magiging 25%. Yung 32% magiging 30%. At syempre, yung mga matataas talagang kita, 35% will remain to be 35%. So, ang pinaka-crucial dito sa akin lang, sa pananaw ko lang, ay yung mga kumikita dito sa mga lower to mid range siguro. No? Yung mga nasa 20-25%. Ito yung mga sa taripa ng 2018-2022, ito yung mga nasa 20%, 25%, probably 30%. Ito yung mga kita ng mga empleyado na talagang kita mo naman na karamihan ng kanilang income dito na pupunta lang sa tax halos. Diba? O yun. So, sila ang natatax noon sa 20%, dapat sa 2023, medyo makapagpahinga-hinga sila ng konti kasi instead na 20, 15 na lang ang itatax sa kanila. Yung mga natatax ng 25% sa 2023 sana, eh 20% na lang sila, hindi 25. Yung mga natatax ng 30%, may konting tax relief sila sana, 25% na lang sana ang kanilang tax sa 2023. Pero yun na nga, mayroong may minumungkahe ang grupo kay ang mga grupo sa kasamahan ni na BBM na panatilihin ito sa mataas na taripa. Yung 2018-2022 na taripa at hindi sa 2023 na mas mababa, no? So magiging ano siya, manatili pa rin na 20, 25, 30, 32, 35 instead of 15, 20, 25, 30, 35. So kung makikita mo, ang sinasabi lang naman dito sa proposal nila na this will be deferred, ibig sabihin i-hold muna for 3 years, parang ganyan. Kasi gusto nga nila, sabi nila, mag-ipon ng pondo para nga sa medyo ma-address yung malaking utang na meron tayo ngayon sa ating bansa kasi parang umaabot na yata ng 13 trillion ang utang ng Pilipinas, no? So sobrang laki. So kaya kailangan natin ng pondo para ma-address yung mga ibang gastusin kasi may babayaran pa nga tayo ng napakalaking utang natin. Ang ano na niyan, ang impact nito sa mga manggagawa, doon sa mga minimum wage earners, wala naman kasi zero pa rin naman kayo, no? Except pag sinasabi ko nga, meron kayong mga kinikitang iba, halimbawa minimum wage earner ka nga pero meron ka namang negosyong mineral water, nagtitinda ka na naka DTI registered naman, or nagdo-double income ka, nagagrab ka, no? Pagka nagiging mixed income earner ka na at lumalagpas sa 20,833 ang kinikita mo, no? So halimbawa sa loob ng isang taon 100,000 ang sobra mo, instead na magbayad ka lang ng tax ng 15,000, magbabayad ka ng 20,000, no? Under the 2023 proposal, no? So ganun ang mangyayari diyan. ang take note na sa mga income earners natin, yung mixed income earners. Pag sinabi mo kasing mixed income earners, ito yung mga empleyado na may mga racket sa side, ano? Kasi kung pure income earner ka lang, kung minimum wage ka, wala ka namang tama dito.
kahit na minsan malaki ang sahod mo, above minimum, basta hindi ka lumagpas sa 20,833 per month, hindi ka hagip dito ng tax naman talaga. Pero kung marakit ka, mahilig ka sa mga negosyo, posible pag nag-file ka ng income tax mo at lumagpas ka dito sa range ng 250,000 annual income, kailangan magbayad ng mas mataas na tax sa proposal nila kay BBM. Instead na i-implement yung lower tax rate na nakalagay sa train law na for 2023 na 15%, 20%, etc. No? Instead na kung gagawin kasi nila, gawin nila mas mataas yan. So, ganun. Siyempre, indirectly, kung sakaling mangyari yan, is magkaroon yan ng ika nga, domino effect din sa ating mga ibang maliliit na negosyante kasi sila, instead na makabuelo sa kanilang mga puhunan dahil konti ang kanilang liliit ang kanilang babayarang tax, it will remain to be at a higher tax rate. So, anong mangyayari? Pwede sila magtaas ng presyo, ang mga serbisyo itat mataas pa rin, ano? So, ibig sabihin, nagkakaroon ng domino effect kasi siyempre, kung ikaw nagtitinda, saan mo kukunin yung additional tax na pinababayad mo? So, babawiin mo rin sa presyo mo. So, nagiging inflationary. Pag sinabi mong inflationary, tataas ang mga bilihin natin. Parang ganyan, no? So, yun naman ang epekto on the remote possibility na, no? Indirect effect, no? Ng ganong proposal. Bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi siyempre nabalita na 'yan and of course ang sa akin no at mga empleyado dapat maintindihan natin ito kasi tayo nagdi-discuss din ng tax sa mga empleyado kasi nga may libro din tayo on tax solutions on wage order and minimum wage kaya pinag-uusapan natin 'yan. So if it remains higher then wala tayong tax relief. Magkakaroon ng domino effect no sa mga ano natin. Walang relief na inaasahan kasi may mga companies diyan nag-budget na yan malamang no, mga maliliit. Oy, bababa ang tax natin sa 2023. So, pwedeng i-hold natin ang pag-increase ng presyo, mga ganoon. So, alam naman natin, the more na may lumalabas na pera sa bulsa ng isang negosyante, ipinapasa yan sa consumer. Pag ang pera na ang halagang ipinasa sa consumer ay mataas na yung rate niyan. So, mataas ang presyo natin. So, nagiging inflationary. Kasi inflation means higher cost of purchasing yung goods na kailangan natin. Okay? So, yan ang sa tingin ko ang magiging epekto nitong deferment of the lower tax rate sa personal income ng ating mga kababayan under the 2023 tax table no sa ilalim ng administrasyon ni BBM. Kaya tayo siguro we're praying for the best no dito sa mga mangyayari and of course ang sinasabi naman natin importante din kasi no ang tax sa para i-sustain natin ang ekonomiya ng Pilipinas kasi siyempre lifeblood 'yan eh. Ibig sabihin pag walang tax hindi makakagalaw ang ating gobyerno. Alam naman ng lahat 'yan pero ang tanong lang ano ba yung tamang rate dapat no sa train law sabi nila dapat by 2023 15% na lang instead of 20% doon sa mga 250,000 and higher but not more than 400,000 pero yun na nga ang with the proposal parang kailangan talaga natin ng pera kasi pagkatapos na inaral sa train law 'yan parang na hindi pala tama ang projection kung ganun, no? Na sa train law ginawang ganyan tapos hindi pala tama kaya wag muna nating sundin ang train law. Parang ganun, no? So deferment. We hope na sana meron pa ring budget yung ating pamahalaan and at the same time hindi matax sa ganong kataas ang ating mga kababayan kasi alam mo naman sa buhay natin ngayon mahalaga ang bawat kinikita natin. Tumataas ang presyo ng gasolina, tumataas ang presyo ng mga bilihin.
So we're hoping na sana kahit papaano makatulong ito sa atin. Na at the same time naman, hindi naman ma-paralisa ang ating gobyerno na may panggastos para sa mga proyekto natin. So it's a balance na kailangang ma-achieve ng ating government at pag-aralang mabuti, kasi syempre hindi naman puro construction na lang tayo ng government. Syempre may marami kang ang tulay, marami kang kalsada, tayo wala na tayong makain, mahirap naman yung ganun, ano. Alam naman natin na ang lahat ng mga yan ay mga components ng isang umaandar na ekonomiya, pero we want sana na ito magiging reasonable, no, na klase ng pag-implement, and we hope na ma-enlighten ang mga taong magde-decision sa bagay na ito, no. Kasi sabi nga nila, yung government spending is part ng ating economy. At the same time, ang kapakanan ng mga manggagawa, importante din, no. Ang kapakanan ng mga estudyante, ng mga negosyante, importante din 'yan, no. So lahat tayo part ng isang malaking sistema ng ekonomiya na dapat binabalanse, no, at inaayos. So yun lang, yan ang magiging possible effects ng kanilang proposal na taasan ang tax rate sa 2023, instead na sana mag-enjoy na natin ang lower tax rate under the train law. And again, let's all pray for the best decision na makuha o magawa nila dito, and na sana makahanap sila ng proper way, no, para ma-address yung mga concerns na nasa isip nila, na at the same time without affecting yung mga ordinaryong manggagawa, mga mamamayan, ano, na mga maliliit na negosyante, mga minimum wage earners na may racket sa kabila, racket dito, racket diyan, 'di ba, mga online sellers, no. Kasi yan ang mga tatamaan, yung mga dumidiskarte sa buhay. Kaya ang kanilang income lalampas sa 20,833 per month or 250,000 per year. Tatamaan ng tax talaga yan. So, yun lang ang ating dito hope, no? At I hope na sana maging maayos ang lahat. And thank you kung may natutunan kayo dito sa video at napanood ninyo. And I look forward to seeing you in my next video. And stay safe and God bless.